Sabi niya, attorney, ano po ang mayayari sa lessee if namatay po si lesser? And wala pong tagapagmana sa bahay. Mapupunta po ba sa lessee ang bahay? Hindi. The mere fact that you are the lessee, inupahan mo ang bahay ni lessor, ibig sabihin, nirecognize mo, under the law and evidence, nirecognize mo na hindi ikaw ang may-ari ng property. Kung umupa ka dyan sa property na yan, 50 years, 60 years, 70 years ka nang umupa dyan, hindi mo, wala kang karapatan na angkinin ang bahay, ang lupa, kahit ilang taon ka nang naka-occupy dyan. Kasi the moment that you lease the contract, ibig sabihin doon, nirecognize mo sa batas na hindi ikaw ang nagmamay-ari ng property kung hindi ibang tao ang nagmamay-ari ng property. So, kung namatay si lessor, may contract pa rin kasi lalo na pag depende sa terms and conditions sa contract ko, nakalagay doon na enforceable pa rin sa mga assigns, sa mga heirs. So, pwede pa rin niya i-enforce yung contract of lease, depende sa mode of payment, depende sa terms sa or period of the contract. Kung namatay na si lessor, baka may anak, baka may magulang, baka may pamangkin. So, depende na yan sa kanilang pamilya. But as long as buhay pa yung contract of lease, nandyan pa yung kontrata, 5 years, 10 years, you have the right to occupy the property.